1,190 days ang itinagal ng pagiging global health emergency ng COVID-19. Pero magmamarka sa pediatrician na si Dr. Jerome Sinin ang kirot ng epekto ng COVID-19 habang buhay. Isa ang kanyang asawa na si Dr. Karen sa mga unang kinuha ng sakit noong unang bahagi ng pandemya. I emphasize that this is not a snap decision. Kaya kahit inalis na ng World Health Organization ang pagiging public health emergency ng COVID-19, sinabi ni Dr. Jerome na walang magbabago sa kanilang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili. As a person who lost somebody, ito yung time na dapat mas maging vigilant tayo. Ayokong maranasan ng iba yung naranasan ng family ko na nawalan ng loved one just because naging lax na tayo dahil nawala na nga yung global emergency. Even if she's not here right now, is narinig ko na actually yung boses niya. Kumakanta na yan, happy na yan na yes, we've made it through. Mismong WHO na ang nagpaliwanag na kahit wala na ang public health emergency status ng COVID, hindi dapat isipin na pwede nang kalimutan ang lahat ng aral na natutunan sa nakalipas na 3 taon. That the worst thing to do right now is to stop. That is not what this means. It means we ensure that everything we're doing for COVID becomes more sustainable, that we focus our efforts on vulnerable populations. So the threat is not gone, but it's not the same as where we were 3.5 years ago. Nilinaw naman ng isang eksperto ang pagkakaiba ng pandemya at ng inalis na global health emergency ng WHO. Public health emergency is lifted, but the pandemic is still here. Ilalagay ang COVID-19 vaccination doon sa recommended vaccination program ng gobyerno para maglaan din tayo ng budget for those who are vulnerable and cannot afford the vaccine. So dapat nakalaan pa rin yung beds for COVID-19 for in any event na merong ma-admit, we have to be ready. Nitong mga nagdaang araw, higit 1,000 kaso ng COVID ang naitatala kada araw. Pero ang magandang balita, walang naitatalang namamatay at nananatiling mababa ang porsyento ng mga okupadong kama sa mga ospital. Una nang sinabi ng DOH na napag-usapan na ang pag-decouple o paghihiwalay ng alert level system at mga kaakibat nitong restrictions. Ang DILG naman, ipauubaya na sa DOH ang pagpapasya kung paano ipatutupad ang decoupled alert level system. Ngayong linggo rin nakatakdang muling magpulong ang IATF para tignan ang mga nakalatag na kasalukuyang patakaran at ang epekto ng pagkakaalis ng emergency status ng COVID. Tingin ng ilang eksperto, tuluyan lang makakalimutan ang COVID-19 pandemic kapag nagsimula ng kumalat at makahawa ng mas maraming tao ang isang panibagong virus, bagay na hindi umano imposibleng mangyari. Pero dahil na rin sa mga aral na iniwan ng COVID-19, umaasa rin sila na magiging mas responsable at maingat ang mas maraming tao para hindi na muling maranasan ang hirap at bighati nitong mga nakaraang taon. Rafael Bosano, ABS-CBN News.